Maganda ka po, kani-kanina lamang po. Welcome po muna natin ang lahat sa Sports Call of PH Interviews with Gaperas. Earlier today, natungayan niyo po ang press con ng ating bronze medalist sa men's pole vault, national and Asian record holder na si Ernest John EJ Obiena. We have with me the parents of our Kuya EJ, Coach Jennette and Coach Emerson Obiena. Mga coach, nice to see you again, but this time sa Sports Call of PH tayo. Yes. Good afternoon to everyone. Bago tayo lumako sa questions proper, gusto namin makamusta naman kayong dalawa. I know si Coach Jennette, I think she is still involved as a technical official ng Patapa. At si Coach Emerson niya, ay meron kang inaawakan ng mga new breed na pole vaulters na maaring masabay kay EJ balang araw. Babagit natin kung sino ito mamaya. Pakikwento sa amin ko ng mga latest ganap ninyo sa athletics as far as you as concerned. Sa ngayon, bali, inihintay lang namin yung go signal na bumalik yung mga atleta sa training. And I think meron na rin pinag-usapan na rin yung nalalapit na weekly release kung kailan matutuloy. Pero siyempre, inihintay namin talaga yung confirmation kung kailan talaga yung exactong date. Yun. Actually, meron lang lumabas na petsa itong Patapa para yes. Sa weekly race, di ba, Ma'am Janet? Yeah, may mga nakapost na sa bagong website nila regarding the dates of the weekly release. It was posted dun sa website. Pero hindi ko lang alam kung ano yung conformity as of the moment, kung ano na yung status nun. Yeah, I think we still need to have a meeting to confirm kung yung date na yun na talagang fix na, matutuloy o hindi. So, yun lang naman. Naghihintay kami. Pero sa side ko naman, nagsisimula na rin ng nakaka-apat na cycle na kami ng training ni Hackett. So, pinaghahandaan namin yun. Bakit po ito nangyari kay EJ after the SEA Games? Marami siyang mga napalarunan ng mga medals sa mga European tournaments, pero isa sa mga matinding pagsubok na dinaanan niya ay yung nagkatapaan siya ng COVID-19. Pero ika nga, pag sinabing atleta, malakas ang resistensya, nabalik agad din si EJ, although small steps sa kanyang competitive form. Based on observations ninyo sa mga niya mga performances sa mga tournaments before yung Worlds, nakikita pa rin ba na may edge pa rin siya o nasa tamang forma pa rin siya despite having COVID? Tingin ko maayos yung preparation niya eh. Kaya yung foundation niya, I think enough para matapos ng maayos itong season na to. Kahit na sabihin natin na nagkaroon siya ng COVID. Doon sa COVID naman, ang ano lang dyan, katulad na sinabi niya, yung mga lingering side effects, no? Humina yung katawan niya kahit pa paano, humina ng konti, pero hindi naman talaga totally humina kasi yun nga, tingin ko dahil maganda yung fitness level niya, maganda rin yung base ng pump, yung basic preparation niya, and yun, sa recovery lang medyo siya nakapansin ng pagkakaiba, like madali siya mapagod, no? So, naramdaman niya yun during his early competition papunta ng World Championship. Pero habang tumatagal, medyo gumaganda yung pakiramdam niya. So, luckily, meron pa time nung nagkaroon siya ng COVID hanggang mag-World Championship. Meron siyang time para maka-recover. And of course, malaki yung may tutulong rin dahil vaccinated din siya, no? Yes. Vaccinated. Oo. One takes po. At naka-booster na rin. Sa booster, wala pang balita. Wala pa akong balita kung may booster shots na siya. Okay. And one thing for sure na kinatutuwa ninyo, Coach Emerson, Coach Jennette, ay yung pag-close isang chapter sa kanyang buhay, which is yung successful mediation process between Patapa na Obiena. Kaya na-resolve niya yung gulo sa pagitan ng parties. And we got a call also from Commission on Audit na clear out yung pangalan niya sa mga allegation ng pagwaldas ng pera ng bayan through PSC.
Yes. We are hoping na this will be something as a thing of the past na and baka move forward and yun nga, makapag-focus talaga doon sa dapat na bigyan ng pansin, which is yung pagbutihi pa yung pagiging isang magaling na pole vaulter at makapagbigay pa ng karangalan sa bansa natin. Sabi lang natin, fighting through adversity. At ika nga, narating na rin ni EJ ang kanyang pangalan sa world stage dahil nanalo siya ng bronze medal doon sa world championships na naganap sa Oregon last Monday. Noong napanood ninyo from qualification ng Sabado ng umaga up until the finals noong Lunes ng umaga kung saan nag-bronze niya si EJ tapos si Mondo nakagawa siya ng world record. I think 6.21 yung record. Naipas ba kayo sa ipinapakita niyang fighting spirit all throughout the competition? At naiyak ka ba sa nangyari? Pisahan ko muna si Coach Jennette. Yeah, actually, nung nanonood kami ng finals, nung malaman na after nung nag-jump siya ng 594 and Tiago was still having one more attempt, after Tiago failed, napasigaw na ako kasi I know that he landed bronze already. Kita na na namin sa chart ng ano ng performance, yun na yung ano sa live result, nag-bronze na siya. So na talaga. Sumigaw na ako doon and then napaiyak din ako syempre of all the things that had happened with him and of course with God giving it at the right time and at the right place. God is really really good. Coach Emerson, akalain ninyo na dyan sa World Championships nakuha niya muli ang kanyang personal best, season best, at most importantly, Asian best and national best record na kamit niya. Yes. Tama. This is something na, nakikita naman natin yung possibility na magawa niya yung height na yun, maklear niya. And pwede nga siya talaga manalo ng bronze. Pero alam din naman natin na napakarami nila doon na naglalaban na alos magkakasing galing din naman. So hindi siya madali na ipanalo. And ako, naniniwala ako, bukod sa pinaghandaan ni EJ to, bukod sa mga taong sumuporta sa kanya, tumulong sa kanya, kay Coach Vitaly, at sa iba pa mga nasa paligid niya na tumutulong sa kanya, naniniwala ako mayroong intervention din galing sa itaas. Ang hirap talaga ng sitwasyon niya and he was able to pull through. He was able to succeed. So, malaking pasalamat po talaga. Very grateful kami. Kanina lang sa press ko na ni EJ, kasama rin si Coach Jim Lafferty, yung manager niya. Nabanggit niya na he's very happy. Tuwang-tuwa ang kalooban niya. He's very ecstatic to know na nakagawa siya ng kasaysayan bilang unang Filipino medalist. If I could remember sa World Championships for athletics in recent history. Opo. I think that's our first medal in the World Athletics Championship. Ah, so at least nakagawa nga yung pangalan. That's aside dun sa SEA Games ko na kanyang tinamasa dun sa ano yung IS trip na kanya nakuha nun nasa Vietnam siya kung saan nanalo siya ng ginto. So nakita natin yung World Championships ay parang test of strength din kung saan kaya pinatunayan ng EJ ang kanyang kakayaan pagdating sa pole vault at sa plano niya ma-achieve yung 6-meter mark na kagaya ni Mondo. Ika nga, narating na rin ang Asian record na kanyang tinatamasa despite yung mga failed attempts na marating yung mga matataas pang mga marks para makuha niya yung record. Yeah, I think after nitong laro na to, marami siyang information na makikita at makikita din niya yung potential na, uy, kaya ko matalagang tumalo ng 6 meter. Kasi merong equipment yung dyan sa Eugene na nasusukat yung ano yung clearance ng katawan over the bar. So base doon sa information na binibigay nung ano na yon, nung data na yon, nasa 6 meter nga yung ano niya, yung flight niya.
So, kailangan na lang talaga gawin officially. So, I hope na makakatulong yun para mabuild yung confidence niya para ay try niya sa mga susunod pa niya mga competition. Ma'am Jennette, did you have time to communicate through video call si EJ nung during the after the competition, yung sa qualifications at sa finals? May mahalaga ba kayo mga sinabi sa kanya para mag-boost sa motivation niya o yung mga adjustments na he has to make, lalo na dun sa mga ginagamit niya mga polls? Well, actually, maiksi lang nung nakausap ko siya. Before the qualifying, hindi talaga siya nakausap. Everything, yan talaga si EJ. Yan na siya talaga. Pagka gusto niya mag-zoom in to that competition, hindi mo talaga siya makakausap. Gusto niya concentrated siya talaga doon. I just leave a message on the FaceTime, on his iMessage. And then, ang sinabi ko lang sa kanya na, tag dito, just give your best and just enjoy. Yun lang yung binigay ko sa kanya sa qualifying. And then, nung nag-finals naman, before the finals, I just tell him na, good luck to your competition. Just keep your spirits high and enjoy. God will be there to guide you. Yun lang yung ano ko sa kanya. And then, nabasa niya yun after the competition na. Before the competition, no. Hindi niya inopen talaga yung kanyang Facebook or something, even the messages. After the competition, a very, very short talk lang nung tumawag siya because he need to have his dinner and at the same time to pack things for moving out from Oregon, going to LA and back to Rome. So, ang sinabi lang niya sa akin is, may anak ka ng world medalist. Yun lang sinabi lang sa akin. Sabi niya, ma, yung anak mo world medalist na. Yun lang sinabi niya sa akin. Ganun kaiksi lang, very, very short kasi hindi pa talaga kami nakakapag-usap ng maano dahil kailangan niya pang mag-move on to the things na mas kailangan niya asikasuhin at the moment. Ayos, short, busy, very but sweet. Pero at least, yes. Coach Emerson, may dadagdag? Sobrang busy lang talaga nung kanyang schedule. Pero mo, pagkatapos na laro ng araw na to, kinabukasan, kailangan, nandito na sila sa kabila, nasa airport na. So, medyo kulang talaga yung panahon para magkausap kami at magkakwentuhan ng matagal. Pero, ganun pa man, ibinigay niya sa amin yung magandang balita. And yun nga, sabi mo nga, short but sweet. Yes. Nga. Of course, busy pa rin. Kahit natapos ang competition, busy pa rin. Oh. EJ sa kanyang training. And of course, nakapokus at nakakonsentrate pa ito kahit hindi niya binabasa yung mga messages to para makapag-interview. Not until yung press con kanina lamang na isa pa sa mga nagtanong. Yeah. Sa sobrang hectic na kailangan nila, on the move sila lagi. Sometimes yun nga, nagpa-pile up yung mga messages. And minsan, late na nga niya nababasa. Okay, so may tuturing na ka-level na ni EJ yung pa mga athletic stars na nanalo din sa mga world championships. May ba? Mga record holders din. And I do expect na pag-uwi ni EJ. By the way, si EJ, di pa siya nakakarating ng Pilipinas since the pandemic? Hindi pa. Okay. And I do expect na pag-uwi niya, hopefully, pagbalik sa bansa, ipuping, kasi matagal na siya hindi naka-uwi because naka-base na siya doon sa Formia. Doon na siya nakatira, doon na siya namuhay na mag-isa lamang. Uulan ng mga cash incentives at mga parangal, yung mga order of lapu-lapu galing kay PBM at iba pa mga awards galing sa ibang sports. Hopefully po, tingnan natin. Hindi po pa kami updated kung ano po yung mga mangyayari, kung magkakaroon po ba ng incentive o kung mayroong mga corticicals na mangyayari. Wala pa po kaming idea. Wala pa pong plano. Pero for sure, magkakaroon din yan kasi inaayos niya ang mga para doon, yung sa corticicals with the President Marcos at sa iba pa mga bagay pag-uwi niya sa Manila. Of course, doon sa mga competitions na kanyang sasalihan sa mga susunod na araw na babagitin ko siya sa pagtanong mamaya. Although at one point, nakita ko kayo na tumanggap kayo ng mga awards and citations galing sa Philippine Sports Association. I remember na late ka pa doon sa mismo award ceremony noon sa Diamond Hotel, Coach Emerson. And of course, galing
City of Manila, nanalo din siya ng Outstanding Manila Award sa sports sector. Yes, correct po. So, sasabi natin na award-winning na talaga si EJ na mga parangal ng kanya natatanggap doon. And of course, huwag natin kakalimutan kung may Team HD si Aydilin Diaz. By the way, congratulations sa kanyang nalalapit na kasal maya-maya. Pero din sariling team, si EJ, led by Coach Bitani, yung mga coaches na nakatutok sa psychology, nutrition, pati na rin yung moral support na binibigay din ng girlfriend na si Caroline na na-scrapa pole vaulter din, nag-lumalok din sa mga international competitions. So, dati kakalimutan yung mga ganitong bagay na nakatulong para doon sa pagkapanalo ni EJ. Ano mo masasabi nyo? Well, really those people around talaga ang ano to give the positive mindset to EJ and to keep him going, especially the team of Coach Vitali there in Italy. Si Coach talaga yung naging ano niya, sandalan niya doon dahil wala talagang ibang tao kundi siya lang mag-isa na daroon. And of course, yung kanyang ka-girlfriend na si Caroline, who's been very, very supportive to him. And very lucky to have all those people around. Yes. Na hindi namin magagawa dahil wala kami doon, nagagampanan nila para sa amin. So what's next for EJ? As you told dun sa nasabing interview kanina, meron pang dalawang competitions na tukan and kasama dun sa mga sasali ay si Mondo ulit. Mas magandang senyales ito para mag-qualify siya sa Paris very soonest sa 2024. Pero bago yan, meron pang SEA Games sa Cambodia at Asian Games sa China na sabay na idaraos next year World Championships ulit. Yes. We have the Diamond Leagues coming up, which is yun yung sinasabi ni EJ na mag-meet sila ni Mondo at saka ni Chris Nielsen again sa Poland ng, I just don't know what date, pero it's a part of the Diamond League. Yeah. And of course, sa finals din, most likely, makikita-kita rin sila ulit kasi sila yung mga nasa top ranking. Eh. So, hindi pa tapos yung outdoor season niya ni EJ. Hindi pa. Hindi nagtatapos sa World Championships niya yung outdoor season and we look forward na mas marami pang mga achievements ang, at mga podium finishes sa mga ating ni EJ. Lumakon na tayo doon sa inyong sinasabi ninyong susunod na protege nga, Coach Emerson. Itong si Akit Santos na aside from EJ, naka 1-2 finish niya kasi nakuha si Akit ng silver last SEA Games sa Vietnam. I think galing siya sa Isabela, di ba? Si Akit. Ilagan. Sa Ilagan, Isabela, yes. At I remember, nanalo din siya ng mga medals noon sa Philippine National Athletics Championships back in 2019. So, kumusta ang development ni Akit in being a prize pole vaulter as what IAS is today? And may mga plano ba na ilagay si Akit sa Southeast Asian Games and other competitions like Egypt? Ang aim po namin talaga, makalaro po ng Southeast Asian Games ulit. It will depends on, of course, yung sa top 2. Kasi dalawa ang field natin sa Southeast Asian Games. So sa ngayon, pinaghahandaan po namin yung na mag-improve palalo si Hakit. I think, yung sa huli, nakakita ako ng pag-asa na makatalo siya ng 5.2 meters. And yun po yung tinatarget namin ngayon. So right now, kahit na medyo long distance yung ano namin, nagbibigay ako sa kanya ng mga training programs. And yun na, nasa ika-apat na kami ng cycle ng ano ng training. So pagbalik niya rito, baka magta-transition kami papunta doon sa specific preparation namin para doon sa weekly relay, perform kami. So, although hindi talaga yung weekly relay ang pinaka-prime na goal namin, pero magandang maging na basihan ng performance ni Hackett yung performance niya doon. Kasi, like, wala tayo masyadong competition outside of the country.
And yun nga, hindi rin maganda yung puro training ka lang ng training tapos wala ka namang competition na sinasalihan. So this will be a good ground para ma-simulate niya yung ng competition. And hopefully sana by next year makalabas-labas talaga at makakita ng mga competition na medyo yung ka-level niya. Talagang medyo kahit angat ng konti sa kanya para makatak siya. Yun. Masasabi natin may future talaga si Amit na kaya mapantayan yung record ni EJ pagdating sa Southeast Asian Games. Who knows, makamakita pa namin siya sa iba pa mga international competitions someday, especially Diamond League. Pangarap ng bata na balang araw ay makasama doon sa mga ganung klaseng liga. So ako, suporta lang ako. Kung ano man yung ibibigay ng future, hindi natin masabi kung hanggang saan kami namin kakayanin. Basta ang lang namin, we will try our best to improve, and hopefully yung support na ibinibigay kay EJ pagdating na araw, may bigay din doon sa mga katulad ni Hackett at iba pa mga atleta natin na sa tingin natin potential talaga na maging world class. So yun po yung namin, hope namin. Thank you, Coach Emerson. Si Ma'am Jennette naman, paglilinaw na, are you still the technical official nga ng Patapa? If I could correct? Yes, as technical official, oo. Technical official of Patapa and the Asian Athletics Association. So being a part of the technical official for athletics. Okay, so meron na tayong bagong leadership ang Patapa under kay Sir Terry Capistrano, because we all know yung dating official sa Patapa, si Popoy Vico, ay nag-resign para matutukan niya yung family life. Of course, si Coach, si Sir Terry, alam natin, isa sa mga sports patrons na walang sumusuporta sa athletics. Supportive ba si Sir Terry sa mga programa na ipapatupad at gagawin ng Patapa para sa development niya ng ating atleta when it comes to grassroots at doon sa pinaplano ninyo mga face-to-face tournaments, especially yung weekly relays? Sa ngayon kasi, yung meeting namin, nag-meeting kami, we as coaches had given our recommendations. But still, of course, syempre, pagdating sa finalization yan, yung nasa admin o nasa board, kailangan yung decision nila, sila yung magde-decide ng final. So, sa ngayon kasi wala pa kami talagang yung bang masasabing final na information o instruction na nakukuha. Ang alam pa lang namin ay babalik kami this August para makapagsimula ng training para sa darating na Southeast Asian Games. So far yun pa lang po yung naibigay sa amin na info. Pero isa sa mga pinag-aandaan ninyo, batang Pinoy, palarong pambansa, baari na mag-resume sa mga darating na mga buwan. Mas nakakatawa na bumabalik na ang grassroots development na into pansamantala dahil sa pandemic. Yeah, medyo nahinto po yun dahil sa pandemic. And I think ang ano ko dyan, this is a project from of DepEd and then of course the PSC. And so I think collaboration and coordination with Patapa would give it a better kung paano ma-stage na maayos at paano ma-patakbo na maayos yung palaro na to. So it will be coordination with this association and governing bodies. Last question, na panguli. Although narinig na ni EJ to encouragement from the both of you, Coach Emerson, Coach Jennette, masasabi ba natin truly grateful ba kayo bilang mga magulang na kahit nawalay kayo sa isa't isa ni EJ dahil kailangan mo mag-isa doon sa Pormia,
eh may pusong kampiyon pa rin sa larangan ng sports at nagiging inspirasyon na rin sa mga kabataan natin na kung napanood niyo ang mga performances niya, talagang nakaka-motivate niya to further strive into the chosen expertise pagdating sa sports. Siguro na natin si Coach Emerson. Bali, sa dami ng dinaanan niya, no? And he was able to like succeed in bringing honor to our country. Hindi ko masasabi na yun ang ideal na paraan, eh, no? But maybe kung wala yung mga issues na yun, no? Situation na yun, ano? It would be nice. I think we are going in the right direction. We had done something na hindi naman regular na nagagawa o hindi pa talaga nagagawa ng dito sa sport natin. So it's a breakthrough. It is something na parang sinasabi nga yung kauna-unahan. And usually kapag ka mayroong naka-breakthrough, kasunod niyan madali na eh. Parang barrier lang yan na okay, nabura natin yung barrier and then so hindi pala imposible, pwede pala. So ngayon, nakita natin, pwede pala maging world class. Yung sa event na akala natin, wala tayong kalaban-laban. So it open up another opportunity or open up another door na, oh, okay, maybe someone would like really be inspired na mangarap na, okay, someday I will also be like DJ, something like that. And yun ang ano ko. Sana nga makapagbigay siya ng inspirasyon sa mga susunod na generation natin. Yun ang masasabi ko. Coach Jennette, ikaw naman. Well, sa nakikita ko naman sa nangyayari to the people na nagpa-follow sa kanya through the social media worldwide. Masasabi ko it's worldwide. There are people talaga na look up to him and wants to be also a pole vaulter someday. And I do hope nandoon talaga. Kikita rin naman nila talaga yung puso ni Jay for being a good sportsman. And not only in the field of sport, even after the sport, nakikita nila kung anong klaseng tao talaga si Jay. And that would be one thing that would be reminded, or that would be one thing na maiiwan ni Jay sa mga bata, na ang sport is a part of your life that would be you could be good at, not only tawag dito sa pagrepresent, kung hindi yung pagiging ikaw ba, kung sino ka talaga para mahalin ka ng mga tao. Stay in sports, iwasan na rin ng bisyo at truly well-deserved na pagkapanalo nga ni AJ doon sa World Championships, and we could expect a lot more from him, especially sa kanyang mission na ma-attain niya yung marami pa mga medals at mabigyan karangalan din sa ating bansa. Pero bago tayo magpaalam, mag-photo po dito. Thumbs up po tayong lahat. Alright? Yes. 1, 2, 3. Okay, salamat po Coach Emerson at Coach Jennette sa pagbibigay oras. Salamat po. Salamat din. Pero bago tayo mag-bitaw ng inyong uling salita, closing remarks po muna tayo. Unahin natin si Ma'am Jennette, Coach Jennette. Maraming salamat po sa lahat ng taong tumulong at gumabay kay EJ sa daan na dinahak niya upang makamtan niya kung ano po ang nakuha niya para sa bansang Pilipinas. And maraming salamat po sa ating Panginoon sa pagbibigay po ng tamang oras at tamang lugar kung saan po niya pinakita na there is really a light at the end of a tunnel. And God is so, so good. Maraming salamat po. Amen. Amen to that. And God bless sa inyong dalawa. Coach Emerson, your final words. And salamat nga pala sa pag-assist para gawin natin ang ating interview na nangyari nga after the press call. Go ahead. Bukod sa sinabi ni Jennette, kapasalamat na ako talaga doon sa mga tao tumulong at sumuporta sa amin kay EJ sa panahon na siya ay nasa madilim yung yung kanyang paligid. And yeah, we will not be here and
maybe he wouldn't be a world championship medalist if not for them. And so, maraming salamat po sa mga taong naniwala at sumuporta, tumulong. Marami po diyan sa kanila, hindi po nangangailangan na sila ay makilala anonymously. Genuinely, they just really want to help. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na po kayo babanggatin isa-isa dahil napakarami po ninyo. Pero deep in our heart, we are very, very grateful. And once kumakita po tayo, once again, maraming salamat po ulit. And of course, din sa pagbati nyo sa akin, no, aking karawan, syempre, last Saturday. And we look forward to see you once more sa susunod nating Zoom conversations. Pag mayroon tayong mga magandang achievements pa ang iyong anak. And by the way, inaayos pa natin yung ating interview kay EJ sa mga susunod na araw. ESP, kabalik na siya sa Pormia. Pero alam ko, nag-training niya in preparation niya po, hindi tayo mo league, syempre. Hindi basta-basta yung lalaroan niyang ito kasi parang katulad pa rin itong World Championship level na yan. So, yeah, I think Vitaly will not let him take a long break. Back to training agad yan. Eh makakaasa po kayo na kahit anumang mangyari, kahit anumang pagsubok na dinaanan yan, patuloy pa rin ang suporta natin kay EJ at siyempre pa mga atleta na nangangarap na makuha ang ating ginto para sa bayan. Salamat po sa inyong taon at magkita-kita tayo sa susunod natin conversation. Thank you so much! Thank you po! Thank you, Gab! Thank you, Gab! Thank you!